Ituturo ko naman sa inyo guys kung paano gumawa ng Americana. Kung tawagan nito ay coat. So, andyan ang ating body measurement, ay flat measurement po ito sa katawan. Ang shoulder niya ay 17, ang length niya ay 27, ang chest niya ay 35, ang waist niya ay 31, ang length niya ay, ang hips niya 36. So, ngayon ang unang gagawin natin ay guguhit lang tayo ng pael. Pagkaguhit natin, ay susukat tayo ng ating gamit ang measurement ng haba. Mula sa guhit ay kunin natin yung haba niya. Ang length niya ay 27. So, pakinggan nyo ng maigi para masundan nyo. Kasi napakasilan itong Americana na ito. So, pagkaguhit niyan, idiretso mo lang yan. Tuloy-tuloy ang guhit niyan. Kasi ang makukuha niyan ay tatlong panel. Sa guhit natin, diretso hanggang dulo yan. Ngayon, kunin natin ang shoulder niya. Ang shoulder niya ay 17. So, sa eskwala ay 17. Dalawang 17 dyan. Mayroon sa gitna at mayroon dun sa bandang dulo. So, dun tayo sa pangalawang 17. Yan ang kukunin natin shoulder, 17, gamit ang eskwala. So, ngayon nakikita kayo dyan na 0.0. So, dyan tayo, lalabas lang tayo ng 1/4 para sa ating neckline ng likod. 0.0, labas tayo ng 1/4. Kung susukatin natin ito ng tip measure, ay nasa 3 3/4 ito. 3 niya hanggang 3 3/4. Then, tatas tayo ng 3/4 at bababa naman tayo ng 3/4 mula dun sa tanda natin. Guhitan natin gamit ang ating ruler. Then, ikorte natin dyan. Yan, para sa likod po natin yan. Ang sunod natin kukunin ay ang chest. Ang chest natin ay 35. So, doon din tayo sa dulo kasi dalawa rin 35 niyan. Sa dulo tayo. 35. So, lahat ng 35 mula taas, tatlong guhit yan hanggang baba. Pare-parehas yan, then guhit nyo ng diretso. Yan. Ngayon, 35 din dito sa, yan, sa likod na yan. Ganon din, 35 din tayo kuha dyan. Sa chest pa rin tayo gagamit. So, 35 din yan. Pagkatanda natin ng 35 dyan, ay tatas lang tayo ng 1 inch. At bababa rin tayo ng 1 inch. So, bali 2 inches yan. Nasa gitna yung 35 na tanda natin. Then, pantayin din sa guhit natin doon sa pangalawa. So, ngayon, guguhitan natin yung pangalawang guhit. Yung sa bandang baba. Ayan. Ididiretso din natin yan hanggang doon sa dulo. Yung guhit natin, lampas-lampas yan. Ngayon, kukunin natin naman yung center back. Sa likod naman tayo. Mula dun sa 35 na guhit natin hanggang sa laylayan, kukunin natin yung gitna. Pagkakuha ng gitna, tatas lang tayo ng 1 inch. Yan. Ganun ako gumawa ng Americana. Ang paggawa ng mga Americana sa mga pattern maker ay hindi ho pare-parehas ang sistema. May mga pagkakaiba rin. Pero ang pinalabasan din, ganun din yan. Americana pa rin yan. Coat. And then ngayon guys, papasok tayo ng 1 inch na guhit mula dito, sa gitna na yan. Ganon din sa laylayan. At dito naman sa pantantas ay 1 half lang yan. Then gamitan natin ng roller. Yan. Pati dyan. Yan, pasagad hanggang dulo ng papel. O yan. Nasa dulo kasi ng papel tayo nagsimula. Yan, pasok tayo ng 1/4 sa neck at kortehan din natin. Yan. So, yan. Ngayon, itong importante guys, pakinggan nyo ito ng maigi at pagmasdan ng maigi. Ang chest natin ay 34. Magbabawas tayo ng 4 inches equal 31. Ang 31 i-divide natin ng 4 ay equal 7.75. Ang waistline naman natin ay 31, maglilis din tayo ng 4, equal 27.
And then yung 27 naman ay divide natin ng 4 ay equal 6.75. Ang hips natin ay 36, magbabawas din tayo ng 4, ang total niya ay 32. I-divide ulit natin siya ng 4, equal 8 po yan. So, lahat ng dulo yung po ang ating gagamitin. So, sa chest muna tayo. Ang chest natin ay 7.75, ibig sabihin 7 and 3/4. So, tandaan kung saan tayo magsukat sa guhit, ayan, yung pasok na guhit, hanggang doon sa dulo. Ilagay natin yung 7 and 3/4, yan. Sa waistline naman ay 6 and 3/4 din. So, dito pa rin tayo sa guhit natin sa pasok. Ayan, ayan, sukat niyan. Ang laylayan ay 8. O, yung sukat niya ay tumama lang sa dulo. At pasok tayo dyan ng 1/4 sa ating tanda. Na ang taas niyan, dos hanggang mula sa guhit. Dos ang taas niyan. Ayan, korte na natin yan. Gamit ang ating eskwala. Roller. At yan po ang nagiging forma ng ating likod. Ngayon kunin natin ang shoulder sa 17. Tanda natin ang shoulder. Then i-connect natin doon sa kanyang armhole yan. Yan. So yan guys, basta pagmasdan nyo lang ng maigi ang bawat galaw ay bawat sasabihin ko para mas madali masundan. Ngayon guys, babalik tayo sa chest ulit. Sa chest, 35 ang chest din naman tayo sa unang 35 ng eskwala natin. 35 mas maliit siya, di ba? So 35 din yan, chest ulit yan. Balik tayo sa chest. So yan ang ating guhit diretso. Then, tataas tayo dyan ng mga 1 1/4. Yan, 1 1/4. Then, papasok tayo dito ng 1/2. Papasok din tayo ng 1/2. At ikukorte natin. Yan yung tinatawag na blade. Side body po yan. Blade ang tawag nila dyan. Ayan ang diretsong guhit yan. Hanggang tataas ka dyan. Ng 2 inches yan. Tinaas dyan. Yan, pantay lang sa likod yan. Ayan, yan na yung ating blade. Then, kortehan natin dito. Ayan. Para sa armor yan, mag-design yan. Ngayon, balik ulit tayo sa chest. Susukat ulit tayo ng chest. Ang chest natin ay 35. So, doon naman tayo sa pangalawang 35. So, ibig sabihin, 17 and a half. Sa ruler, 17 and a half. Kalahati ng 35, 17 and a half. So, ganun din yan. 17 and a half. Yan, 35 yan. So, yung palang nasa eskwala, 17 and a half, hindi 35 nakalagay. Kalahati lang yon, 17 and a half. Yan, diretso mo lang yung guhit na yan. Baka maganap ko yun yung 35, wala akong 35 yan. 17 and a half lang yan. Dalawang 17 and a half nandyan. Isang maliit, isang mababa. So yan, dire-diretso lang mga guhit niya yan, diretso. Pagka-guhit muna diretso yan, papasok ka naman dyan ng 3/4 sa dulo. Yan, pasok ka ng 3/4. Diretso mo ang guhit na yan. Yan ang magiging overlap ng harap natin. Yan. Then, kunin mo yung sukat sa likod ng back. Yung layo niya ng back ay nasa 3.5 hanggang 3 3/4 yan. So, 3 3/4. So, ganun ang gagawin natin dito. Yung pasok na guhit mo, doon ka susukat ng 3.5 hanggang 3 3/4 sa guhit. Then, kunin mo rin yung guhit ng haba ng shoulder. Yan. Kailangan pantay sila ng haba dito. Yan, tanda mo yan. Tapos bababa ka ng 2 inches mula sa guhit sa taas. Yan, yung guhit na yan. Then, gamit ka ng ruler natin. Yan, pakorte yan. Roller, yan. Then, gagamit na tayo ng G-curve.
Yan ang ating magiging armhole ng harap. Ayan, diretso na, ipintel mo na yan para kita ng guhit niya kanina, full pin lang. Yan na yung ating armhole. Ngayon, tataas ka dyan ng 1 in 1 port mula sa guhit para sa first buttons yan. Kasi ang gagawin natin ay 2 buttons. And dito naman sa dulo, lalabas ka ng 3 port mula sa dulo ng shoulder mo. Yan, tapos i-connect mo dun sa guhit mo dun sa harap. Yan, korte niya. Tapos guhit ka dyan, 3 port niya. Pick front mo din. Guhit ka ng 2 in half. Yan, tanda ko in half din. Diretso mo yung roller. Yan ang magiging lapad ng lapel natin ay 2 in 1 port hanggang 2 in half yan mula dun sa guhit ng mga center ng neck to front yan. Then i-corte na natin dun ang ating roller corte yan. Tapos kunin mo yung sukat ng ano, diretso mo muna yan. Then kunin mo yung sukat ng likod, ang sukat ng likod niyan para mas sure ka sukatin mo ay nasa 2 in 3/4 yan, ay 3 in 3/4, sorry, nasa 3 in 3/4 yan. So ipapantay mo dyan, kailang pantay yung sukat para hindi nahirapan yung tatay naman yung haba. Yan din korte niyan. Yung lapad ng kulang natin ay 2 in 1/4 hanggang 2, ay 2 in half hanggang 2 in 3/4, naglalaro yan. So ang ano natin dito, pangiti ay 1 in 1/4 ang pangiti niya dyan. So yan na yung korte ng ating collar. So yan, kung mananay ka, maintindihan mo na yan, o lalo na kung marunong ka mag-cut, maintindihan mo na yan. Ngayon guys, dito ay kuha tayo ng 3 in half tapos 3/4 yan, 3/3 kasi yan. Then pantay sa taas. Then dito naman sa baba, luha ka ng 1 half sa harap. Then kunin mo na yung korte niya mula sa dulo ng blade ng side natin. Yan. Tapos pagdating dun sa harap naman, tataas ka lang ng mga 3/8. Tapos 1/2 ka dun sa front. Yan. So hindi sila pantay. Mas mahaba siya kasi makakain yan sa bulsa natin. Tapos lagyan mo ng korte dyan sa harap. Yan. Kuha ka ng 8 na sukat mula sa baba para sa ating bulsa. 8 ang sukat. Then, idiretso mo na yung ating pintax. Pintax ho ng ano yan, sa harap. So, dito sa guhit naman sa taas ay tataas ka ng 1/2. Tataas ka ng 1 inch. Yan. Then, guhitan mo siya. Then, taas ka naman ng 3/4, depende sa mga gagawa kung 3/4 or 1/2, para sa akin 1 inch, sa akin 3/4 lang ako dyan. Yan yung magiging bulsa natin. Kunin mo yung center, kailangan nasa gitna yung bulsa natin. So ang bulsa natin ay 4, 2-2 magkabila para pantay ang nasa gitna yung pintax niya. Then dito guhitan natin para sa bulsa yan. So, susukatin natin yung cheese natin na dinivide natin ay 7.75. So, ang sukat niyan ay kapasok na 3/4. So, yan. Pag tingnan na lang mahigit, masantay kumuha ng sukat. Huwag natin sasama yung pintak pag nagsukat tayo. So, pag nagsukat ka ng katawan dyan, yung dinivide natin, yun ang gagamitin natin dyan sa wish line tsaka sa cheese.
Ayan. Yan ang ating bulsa. Diyan tayo magbubulsa. Ayan dyan, nasukat ng waistline. Kurtahan muna natin mula sa armhole hanggang doon sa waistline na sinukat natin. Sukat dyan ay 6.75. Hindi kasama yung pintaksa. Then, sukatin natin dyan, saka dyan. Dapat para sa lapad pag nag-intax. Tapos, i-corte na natin siya pababa. So, yan ang magiging harap natin. So, ayan na guys. Tapos na yung ating pattern ng Americana. Mayroon na tayong front, mayroon na tayong side, mayroon na tayong back. Ngayon, susukatin natin yung armhole niya, kung anong sukat niya. So, ayan. So, ang sukat niya ay 19.5. So, papaalala ko sa iyo, ang pattern ko ay finish pattern po tayo. Wala po itong allowance. So, kung gagawa ka ng manggas, so, ayan ang sukat natin, 18, ay 19.5 pag gumawa ka ng manggas. So, ang pattern natin yung ulit ko ay finish pattern. Pag kinat nito sa fabric ay maglalagay na kayo ng allowance. Sa sewing allowance. So, kung maglalagay tayo naman ng plate sa likod ay bababa lang tayo ng 20s. Yun ang tanda natin sa open ng ano plates. Kung sa side man, ganun din. Kasi Americana, kung hindi sa likod o sa side ang plates na dalawa. So, i-recut na natin to. Pakita ko para maiwalay na yung back at saka front. So, i-recut na natin siya. So, yan yung ating back. Yan. Yan naman yung ating blade, side panel po yan. Ulit ko, ang pattern natin ay finish pattern po ito. Wala pong allowance sa sewing. So, pag kinat ito sa fabric, ay maglalagay tayo ng allowance para sa sewing. Depende na sa inyo kung anong ilalagay nyo ang allowance sa laki ng allowance ang paglalagay nyo. So, yan yung ating harap. Ating front panel. So, yan yung lapil niya. Yan ang itsura niyan pag nabuo siya. Ganyan na yan. So, yan ang ating first button. Bababa tayo ng 4 inches para sa second button. So, 2 buttons ito. Kung kukuha naman kayo ng facing, ay pasok kayo sa shoulder ng 1.5. So, yan ang pagkuha ng facing naman kung kukuha kayo ng facing. Yan. Hanggang baba yan. Yan ang pagkuha ng facing. Ito yung ating panel ng front ay ang cut nito ay times 2. Ganon din yan pag nag-cut ka sa fabric yung lining. At ito rin naman yung side panel, kung tawagin ito ay blade times 2 rin ito pag nirecut. At ito naman yung ating back ay times 2 rin ito pag nirecut. Mapabrick o malining niya times 2 din ito. So, ang manggas nito guys ay mayroon tayong tutorial dyan. Pwede nyo rin panoorin kung paano gumawa. Ngayon, sukatin natin yung ano yung case natin kung magkano, kung ilan yung labas. So, dyan tayo magsisimula sa 3-4. Patulong tayo magsisimula. Kailangan palabasin natin ito ang case
natin ay 35, dapat lumabas to hanggang 38 o 37 ini ha, hanggang 38. So ayan yung sukat niya ay pumasok siya ng 38. So may 3 inches siyang inagdag sa naalawan sa katawan. Ngayon kung ayaw niyang maluwag, pwede kayo magbawas dyan o dito mag-adjust ng sukat, pwede naman. Pero itong 3 inches sakto lang ito, to iniapang ng 3 inches sakto lang yan. Regular fit lang yan. Ngayon yung waistline ng sukatin natin, ang waistline niya 31, dapat bumabas ito ng 33.5. 33 hanggang 33 niya. 2 hanggang 2 niya sumabas siya sa sukat. So, yan ang pagsusukat niya. O, 33 siya sumabas. O, ang 33 i-divide mo nang to ay 16 niya pa sukat. Kaya 33. So, yan lang guys. Tapos na yung ating pattern. Kung nagustuhan nyo yung ating pattern, huwag mong kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Para sa nag-request, ito na po pinapakita na natin kung paano gumawa ng Americana coat kung tawagin mo. So, good luck! Mm-hmm.